what point po nalaman nyo na siya po ay binababoy ng kanyang sariling ama? Nalaman ho namin nung Monday. Nag-decide ho kami magkakapatid na puntahan ho siya. Nung nalaman ng tatay mo na ikaw ay nabuntis niya, anong sabi niya sa iyo? Wala po, natulala lang po siya. Ano po yung kasong isasampa? Tatay po yung ano eh, yung rape. So incestuous rape po yung isasampa po natin kaso. Sasamahan po namin sila dyan para maging okay kanila ng seguridad pagpunta dyan. Yes. Pwede ba natin arestuhin itong tatay from Caloocan to Cavite hanggang dyan, nire-rape niya yung kanyang anak? Maging regular filing, sir. Yes. Dahil yung time of incident po nung ngayon. Salamat po, Captain. Thank you po, sir. Thank you, sir. Ano po ang nangyari sa inyong mag-asawa at paanong naiwan si sa tatay niya? Kasi nag-away po kami bago kami umalis. Kasi binubugbog na ako ng asawa ko. Tapos inawat yung asawa ko ng mga kapatid. Kasi yung kamay niya, pinasok niya sa bibig ko. Tapos yun, nag-desisyon po pagka kinabukasan yung mga kapatid ko na ilalayo ako sa papa nila. Tapos na ano, kasi kulang yung pamasahe namin papuntang probinsya. Ang nasama ko lang yung tatlo. Silang dalawa ng kapatid niya naiwan. Ilang taon po ninyo, ma'am, na naiwan si ano, mga 8 years old. Ngayon ilang taon na siya? 14. Hindi ka ba nagbalak na bawiin o isama ng probinsya si at yung naiwan niyang kapatid? Yung time po, ma'am, nagsabi ko sa kanya, babalikan ko silang dalawang kapatid niya. Sabi ko, huwag kayo sasama sa papa niyo hanggat di ako nakaka-uwi. Diyan muna kayo sa lolo niyo. Tapos mga ilang months, mga 1 year siguro po, nagulat na lang po ko sa ano, sinama na sila ng papa nila. Paano mo nalaman, ma'am, na iba na ang ginagawa sa anak po ninyo? Ano, ma'am, nung June, nalaman ko po na may siguro po yun bago mag-June. Kasi bago siya mag-graduate, kinakamusta namin po siya na okay lang daw siya. Pero yung ano, pagkatapos ng graduation niya ng grade 6, nag-chat yung tita niya, yung asawa ng kapatid niya na nabuntis daw yung anak ko ng papa niya. Tapos tinawag ako ng anak ko kasi may ginagawa ko sa bahay. Tama, tingnan mo yung chat ni tita. Totoong buntis daw yung kapatid ko. Sabi ko, nagulat po ako, na-shock ako na ganun yung ginawa ng papa niya sa kanya. Sabi daw niya na ano lang daw siya ng boyfriend niya, ganyan-ganyan sa chat. Mga chismosa daw, di naman daw totoo. Tapos yung pinantahan siya ng kapatid ko doon sa probinsya, doon na nalaman namin totoo pala yun. Ano ang emosyon mo, ma'am, doon sa asawa mo nung panahon na yun na nalaman mo na ganun pala yung ginawa sa anak ko ninyo? Umiyak ako nang umiyak, sabi ko, bakit siya sumama sa papa niya? Tapos yung nagplano kami ng mga kapatid ko, kukuhain namin yung dalawa kong anak sa papa nila. Tapos hindi ko alam na pupuntan sila pagka kinabukasan. Nagalit ka ba dun sa tatay? Oo, sobrang galit ko sa tatay nila. Ba't ginan niya yung anak niya? Kasi bata pa yung siniran yung kinabukasan ng anak ko eh. Tsaka marami pa akong pangarap sa mga anak ko. Ba't ginan niya yung anak ko? Maliban ho ba sa pangahalay na ginawa kay Kayla, sinasaktan din po ba siya? Yun ang kwento niya sa akin. Sinasaktan na sila ng kapatid niya. Sabi ko, buntis ka, bakit ka sinusuntok niya? Di ka ba na ano sa papa mo? Sabi daw niya, malapit na daw siyang anuhin ng papa niya. Ano ang plano mo ngayon sa anak po ninyo, ma'am? Ang plano ko sa anak ko yung makatapos ang pag-aaral. Tapos yung anak niya, maalagaan niya ng maigi kahit na may nangyari sa kanya ng di maganda, lalo na sa bata. May yung naging pagsisisi ka ba, ma'am, sa mga nangyari? O nagsisi ako, ma'am, na iniwan ko yung dalawang anak ko na hindi ko na nabalikan. Ngayon lang ako nakabalisan yung nalaman kong
may nangyari sa kanya na hindi maganda sa papa niya. Ano yung paraan para makabawi ka sa anak mo? Ngayon, inaalagaan ko yung apo ko. Tapos sinusuportahan ko siya na maging matatag lang para makayanan namin yung problema namin ngayon. Nak, sana makayanan natin tong problema natin. Kahit masakit sa akin, tatanggapin ko yung nangyari sa'yo. Kasalanan ko talaga kung bakit nagkaganyan ka. Sana mapatawad ako ng anak ko. Salamat po kasi po binalikan niya po kami. Ayaw mo na bang mahiwalay kay mama? Ayaw na po. Anong taon ka noong ginagawang hindi maganda sa'yo si papa? Kailan nagsimula? Noong 2018, 8 years old. 8 years old ka? Meron ka bang pinagsumbungan noon o tinawagan mo si mama? Wala po. Ano ang dahilan bakit hindi ka nakapagsabi kay mama? Nahiya po ko tas natatakot. Ikaw ba ay tinatakot ni Papa? Ano sinasabi sa'yo? Wala po. Wala naman po siyang pakialam kahit anong gawin ko. So ngayon ma'am, anong ideya mo kung nasaan na ngayon yung tatay? Papakulong ko na lang po yung Papa nila para mabigyan yung justice sa ginawa niya sa anak ko. Kaila, ano ang message mo kay Tita na tumulong sa'yo na nag-aaruga siya habang wala si Mama? Nagpapasalamat po kasi tinutulungan po nila kami sa mga pangailangan namin. Ano ang may advice mo at may papayo din sa kay Kayla? Dito lang naman po kami, hindi lang po ako, pati mga kuya ko na supportahan sila, gawa ng paraan financially. Hindi lang siya, hindi lang po yung kasama niya kapatid, even yung ibang anak ni ate. Magtutulungan po kami para matulungan po si ate buhayin yung mga anak niya. So ngayon makakasama na po kayo sa pagpa-file ng kaso, ready na po kayo? Oh ma'am, ready na po ako. Ma'am, may nais kayong sabihin kay Idol Rafi? Sobrang salamat po kasi ang saya po namin, nabuo po kami magkakapatid. Tsaka feel po namin sobrang ang tatagda po ng family namin kasi dumating na rin po si ate. Malaking bagay po na dumating siya kasi ang dami niya pong kailangan ikwento pa para po mapanalo po namin yung case na po ito. Okay. Meron ka din bang gustong sabihin kay Idol? Po, nagpapasalamat po kami kasi tinulungan niya po yung pamilya ko para pumabuo po kami. Maaari nating ma-file laban po sa tatay? Statutory rape po talaga yung ma-file natin since siya naman po ay minor, 14 years old, napakabata, tas nagka-baby. Statutory rape po yung ipa-file natin sa kanya. Ready na rin naman nga po yung mga documents at nabanggit naman nga na
may filed case na, so ready na rin yung medical legal niya. So for file, kukuhanan ko lang po ng salaysay, then ipa-file na rin po today. Handa ka din ba na mag-file ng kaso? Opo, handa po. Nanay, bilang guardian, handa po kayo na mag-file ng kaso laban po sa inyong asawa? Opo, handa na po ako mag-file ng kaso sa tatay kong asawa. At ano po ang proseso po na mangyayari po ngayon sa pagpunta po nila sa inyong opisina? So, ngayon ma'am, kukuhanan ko lang po siya ng salaysay. Ihahanda po lahat ng documents na nakakailanganin. After photocopying, ma'am, signature lang po ng guardian at saka ng complainant mismo. Then, proceed na po sa ano sa prosecutor's office for filing na po. Ayan. Thank you so much po, ma'am. Salamat po ako sa tulong niyo po dahil po natapos na po yung pag-file namin. Salamat po sa tulong, Sir Rafi. Thank you po, Sir Rafi. Nakapag-file na po kami ng kasong rape sa Cavite at sa Caloocan pa. Maraming salamat po sa tulong niyo. Rapid tool po, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong rapid tool po ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tultukan, gagawa ng paraan.